Andito po tayo sa Barangay Binanuahan, Municipality of Lagonoy, dito po sa Camarines Sur. At katabi ko po ngayon ang ating featured breeder for this week na walang iba kundi si ganoong Wawi Ventura. Wawi, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin ho. Dito sa farm mo, napansin ko meron kang mga kanal-kanal na yan. Para saan yung kanal na yan, sir? Para sa pag umuulan, para yung tubig dire-diretso doon pababa para hindi mag-stuck dito sa pwesto ng mga manok. Oh, masama yung nag-i-stuck, no? Nagpuputek. Oo, nagpuputek. Kaya meron akong mga pinagawang kanal. Pero itong mga manok natin dito, napansin ko, merong isa dyan na ano, ibang klase. Parang medyo maliit siya. Ano ba yun? Alabuyo, pampaswerte lang. Ah, ganun. Baka makaasawa ng kanya, ng mga inahin mo. Hindi naman siguro, nakatali naman at malawi naman yung mga inahin ko. Alam niyo yung labuyo, mga kabakbakan, may istorya ako dyan eh. E nung araw, nakahuli kami ng ganyan doon, kina bayo ko Joseph Ferrer. At yung labuyo na yan, sabi ko, malakas lumipad. No? Maliksi. So sabi ko, ang problema lang niya, medyo duwag siya talaga, ayaw lumaban. Kaya ikinros namin sa blue face. Yung anak niya, ikinros namin sa blue face. Yung pangatlong anak niya, ikinros namin sa blue face. Maganda naman nung naging resulta. Ha? Sinubukan namin, kinabitan namin ng tare, tsaka namin binitaw. Pagbitaw namin, biglang lumipad, dumiretso doon sa ipabaw ng puno ng nyog. Sabi ko nga, nakukako, paano yan, may tare yun. Kasi kung minsan bumababa yan, nakikipag-away sa mga manok. Delikado nga ako. Delikado. Ayun, problemang malaki. Kailangan hulihin. Nahuli naman namin. Iba talaga yung mga manok natin, mga Texasin. Matatapang. Matatapang. Oh, lalo itong mga manok mo rito, mga mukhang puro sweater to ah. Oo, karamihan mga sweater sila. Ang sweater ko ay Bruce. Ba, magagaling yung mga Bruce. Asa mo naman kinurse itong mga Bruce natin dito, Sir Wawi? Sa High Action Hats. Nakakuha ako kay Joey Laksa ng isang trial ng High Action Hats. Doon ko sila kinakuras. Medyo maganda naman ang resulta nila. Oo nga. Kasi nga, dito ako din nalang nung guide ng CGBA. Ibig sabihin, isa ka sa mga pinagpipitaga ng mga breeder dito sa inyong lugar sa Camarines. Marami naman, sir. Mas magagaliwa sa akin. Ito namang mga puti na ito, sir. Ano din yan, mga white kelsa galing din sa Circle L. Kumuha rin ako ng white kelsa sa kanila. Ah, Circle L, kina Joey Laxon. Joey Laxon. Yun yung mga puro L, kaya Circle L, Laxon lahat sila. Laxon lahat. Ito namang mga manok natin dito, nilalagyan mo sila ng puno ng kalamansi. Kalamansi, no? So, at the same time, meron ka ng manukan, meron ka pang kalamansi yan. Oh, double purpose. Pwedeng mag-harvest ng kalamansi, pambenta or pang personal na gamit lang. Oh, ito namang mga manok, binibenta mo naman to, Sir Wawi. Papalabas naman ako basta mayroong available, sir. Marami ka ba namang production for this year? Sa ngayon, mga 200 heads yung nabandingan ka ng bakbakan. So, ba, marami yun. Oo, marami. Medyo marami. 200. Yun. At saka ang gaganda ng takad nila. Ang gaganda ng height. Oh, medyo mahilig ako sa magagandang height ng manok. Medyo matataas. Paano mo napapa-maintain yung height na ganyan? Sa pagpili ng mga parents nila, dapat magaganda rin station. Meron ako nakita ron na hindi ko maintindihan kung lasak ba yun o talisain? Yung ano niya, yung balukab niya, kulay puti. Lasak yun. Medyo nung nag-inbreed ako ng mga sweaters ko, may lumabas na ganun. Mag-isa lang siya. So kaya tinago ko lang siya. Pero sabi ng tao mo, yun daw magaling sa bitaw. Medyo magaling talaga, sir. Kaya tinago ko muna siya. Baka yun ang mga magic line, ang mga Wawi line. Hindi natin mo. Sana, sir. Sana. Oo, kasi nga, alam mo naman yung mga breeding. Alam mo yan, swerte-swerte yan eh. Maka hit and miss lang siya. So kaya ka mag-experiment lang. So, piliin lang yung medyo mataas yung porsyento ng pag nagpapanalo. Yun ay keep yung medyo mababa, tanggalin na lang. Ito namang mga performance ng mga alaga natin. Kumusta naman? Mukhang panayang champion nyo. Hindi naman, sir. Nagkakatulan na sinaswerte ngayon taon. Mm-hmm. Medyo lamang sa panalo. Kung sakasakaling halimbawa, yung mga nanonood ngayon gustong makaparte, pwede ba tayong tawagan? 0919-294-3539. Mga kabakbakan, pwedeng tawagan at itong mga manok dito, nangungusap, lalo na yung tatangkad nila. Ano naman yung hiraw na yun, sir? Pampakulay lang, sir, sa manukan para masanay sa off-color yung mga manok ko. Pang-display lang siya. Ganun. May bully ka naman ba? Meron naman po. Yung mga puti antenga? Native siya na ginawa kong trainer ng mga stag ko. So meron ka palang maestro? Oo, meron akong maestro. So, importante yan. Ibig sabihin, manilipad yung puti tenga na yan. Oo, medyo para masanay sila sa mga offbeat na laro. So, offbeat yung manok? Oo, offbeat siya. Tapos,
Basta parang magulang siya maglaro para maturuan yung manok ko na hindi palo lang ng palo. Oo. Para yung mga bata pa masaktan, matutong umilag sa dumiskarte. Napakalaking bagay niyan mga kabakbakan. Kasi nga itong mga lahing ito, ito yung mga ultra modern na mga breeds na diliparan ka, papaluin ka ng katakot-takot, pero yun nga, hindi sila masyadong nailag. Talagang gusto nila paluan lang ng paluan. Mm-hmm. So with this training method, meron kang maestro na pa-timing-timing, tapos biglang uupakan yung sweater mo na papalo. Pagpalo, wala na yung kalaban. Kaya nag-iingat na sila. Nag-iingat sila. Natututo sila pag nasasaktan, kaya naglagay ako ng ganyan. Ito namang mga flurry eye natin, boss. Saan galing to? Actually, yung flurry eye ko, nakuha ko sila sa isang breeder sa Pampanga na nag-import kay Tony Taylor. Napakausapan ko na bigyan ako ng F1, so binigyan niya ako ng mag-asawang F1. Okay naman itong mga performance. So far, maganda yung performance ng pag nakakross siya. Pag puro, pag ikaw gusto mo yung medyo mabalas, hindi mo magugustan kasi patalon-talon lang yung ano niya. Pero pag trenos out mo sa mga hatch, gumaganda yung performance. Saka yung cutting nila talagang maganda. Kala mo yung dadaanan lang pero tumatama pala siya. Oh, pero I am surprised na ikaw na mahilig ka sa matangkad na manok, eh nag-alaga ka ng flurry eye na alam naman natin na talagang hindi lang medium station, talagang low. Mahilig kasi ako sir sa talisain. Actually yung favorite color ko is talisain. So kinuha ko siya. Saka gusto ko rin yung kunin yung smartness nila saka yung cutting ability. Taga Maynila ka, hindi ba? Sa Manila ako sir naka-base doon kasi yung work ko. Pero taga rito talaga ako sa Bicol. Pag may time, umuwi ako every twice a month, umuwi ako. Pero katulad ngayon, pag may mga laban or busy sa breeding, umuwi ako every week para ma-monitor lang yung manok. Ah, so Manila based ka pala? Ano ako sir, nagtatrabaho ako sa isang ano, yung multinational company. Mm-hmm. Bilang sa IT company siya. So, wow, IT ah? Oo. Techie ang tawag niya, mga techie. Okay, medyo techie. Adi, lagi ka sa Facebook? Ah, hindi naman. Bawal sa opisina. Ah, bawal ah? Oo, naka-block siya. Ah, naka-block. Ito namang mga membership natin dito. Saan ka sumasapi? Kung nasa Maynila ka naka-base, dito ka pa rin lumalaban? Oo, dito pa rin ako lumalaban. Mm-hmm. So, kasali ako sa CGBA, yung Camarines-Sol Game Pal Breeders Association. Okay. Which is affiliated sa NFGB. Ayan po mga kabakbakan, ang ating featured breeder. Mahilig, umuwi pa galing ng Maynila. 12 hours po ang biyahe namin. At makita lamang ang ating pinakamamahal ng mga manok. Si Ginoong Wawi Ventura. Dito po sa Lagonoy, Camarines. Ito ay narito tayo sa isang magandang farm dito po somewhere in Bulacan. At kasama po natin ngayon ang co-publisher po ng Remate. He's a publisher by profession. At tingin ko hindi na publisher ang kanyang talagang main profession dahil puro panalo po sa sabong ang amang ito at marami po siya kung mag-breed. He is the World Slasher Champion ng 2003, tapos ho, World Slasher Champion uli ng 2011. Walang iba po kundi si Tata Ray Briones. Magandang umaga po, Tata Ray. Magandang umaga, idol. Pagdating sa sapong, ikaw pa rin idol ko. Pero sa totoo lang ho, mga kabakbakan, puro panalo po ang mga manok ni Ray. In fact, meron po siyang bagong scheme. He produces ng maramihan, tapos marami po siyang kakontrata. Parang contract raising and breeding, ano? Parang ang nangyari kasi may mga kaibigan tayo sa industriya na nagtitiwala sa bloodline natin. Tatanungin ako kung ilan ang production ko sa isang taon. Pag sinabi ko, kunyari, 1,000, sabi sa akin, pare, dagdagan mo na 300, akin yun. Hindi talaga formally na contract breeder, dinudugtong sa production ko yung gusto nilang bilhin sa akin ng mga materials. Eh ako naman, ito kasing breeding, passion ko to, pero tingin ko may economics dito na makakatulong sa mga tauhan ko na ma-maintain itong farm. Hindi kasi biro-biro mag-maintain ng Game Paul Farm. So kailangan may income talaga na magsusustain. Kasi itong lugar na to, yung aming breeding area, parang retirement place ko na to. Hindi naman to sabungan na sinasara pag wala ng sabong. So lahat na effort ko para mag-survive ang farm, hinahaluan ko ng economics. Pero hindi ko naman pinangarap na gawing commercial ang breeding ko.
Pero may mga kaibigan tayo na umaarbor ng materials natin. So, nagdi-dispose tayo para may pangsweldo tayo sa tao, may pambayad sa feeds na hindi natin tinitipid. Nakapag-hobby ka na, naging self-sustaining pa yung hobby mo at marami ka pang natulungan ng mga kasama mo. Tama yun, Joey. Minsan, hindi ako seryoso na tungkol sa pinansya ng Game Paul Farm. Pero na-realize ko, nandito na rin lang ako. Mayroon nagsasabi, ba't hindi ka pa magbenta? Ba't hindi ka magbenta? Siguro, i-qualify ko lang. Hindi mo kailang magbenta, pero pwede ka mag-share ng materialis mo and at the same time, mag-i-increase ng revenue mo. Aba, siyempre naman, lalo na kung may kaibigan ka na, nako, nabubugbog ako rito sa Masbate. Baka po pwedeng tataray, padala mo ako ng mga manok at nang ako naman hindi magulpe rito sa amin. Actually yan, Joe, yun din lang. Kaya iniingatan ko ang quality ng materialis na. Halimbawa, may ibang area sa bansa natin na maraming breeding, may mga breeding farms. Kunyari, hanggang lumaki ang manok from sisiyaw hanggang maging stag, kung may requirement sila na, kunyari, 12 bakuna at saka immunization, hindi nila kinukompleto dahil alam nila on the 8th month, binibili ng mga buyer. Ako kinukompleto ko yun dahil una, naglalaban ako mismo. Pangalawa, ang gusto ko kung may gumamit ng materialis ko, kailangan, nangangarap ako na bumalik siya dahil nanalo. Hindi pwedeng ayaw ko na yung one time lang nagagamitin ang manok ko. Sa awa ng Diyos, yung last year na nag-order sa akin ng additional production ko, hanggang ngayon, dinagdagan pa nila. Salamat kay Soktom Palan at saka kay Daddy Kaloy sa tiwala nila sa bloodline natin. Yung quadro primero nga pala, ginamit yung mga manok mo, nag-solo champion sa San Juan nung 7th stag nila, no? Kalahati noon sa atin. Tsaka maraming sila mismo nagkwento na nasisiyahan sila. Ako din masaya ako. Buenas na kabakas sina yung mag-ama, mga mabubuting tao. Tata Ray, ang dami mong trophies dito sa likod. Mukhang may nabasa pa ako rito na G-Cup Stag Breeder of the Year. Mula noong 2003, nagsunod-sunod ang Buenas ko noon na lahat na malalaking association tulad ng Gentleman Cackers Association, nagka-Cacker of the Year ako noon, 2007. Tapos sa National Cackers Association, yung NCA, nag-Stag Fighter of the Year ako. Sa Pasay Cockpit, nag-back-to-back Cacker of the Year ako. Halos malalaki sa bungan din sa Manila, sa Metro Manila, nakakuha na ako ng trophy. So para sa akin, para na lang akong fortune hunter kung saan may malalaking laban, minimum lang ang taya. Pag natsambahan mo, meron kang may mapapala yung mga tauhan mo at saka yung panggasto sa farm. By the way, ang entry po niya ay laging merong Spartan. Kung sino yung minsan nagpipina sa dulo, yun ang nakadugtong ang pangalan. Ito namang nandito sa Gawing Kaliwa, ang daming trophy nito, Tata Ray. Sa Makati, nag-double champion ako noon, may kasama pang Innova yan. Sa Roligon, nag-champion din ako. Halos sa Del Monte, halos sa lahat ng sabunga, meron ako na pag-championan. Sa Bakbakan, naka 9 points tayo last year, di ba? Oh, last year 9 points. Ngayon medyo minalas, 9 points uli. Pero may marami ring nangangailangan siguro sa doon binigay ang swerte sa kanila. Itong mga breed naman natin, ang mulatong-mulatong mga alaga mo rito. Ang policy ko kasi halimbawa dito sa farm, yung paghanda ng manok, ang paggayak ng manok, pinapaubaya ko sa handler yung paghanda ng manok. Pero sumasali ako sa selection. Sa breeding naman, hinahayaan ko ang breeder na dumiskarte. Pero pinapaintindi niya sa akin na itong bloodline na to, ito ang labas noon. Sasabihin ko sa kanya, kailangan gusto ko yung kompleto yung abilidad ng manok. Gusto ko yung may angat. Pagdating sa taas may palo, pagdating sa ibaba, aatras ng kaunti kung medyo buhay pang kalaban, pero kung medyo papatay na, ipinising na.
kinukwento ko sa kanya kung ano yung gusto kong mangyari na panalo manok. Siya naman ang mag-iisip ng bloodline kung anong isasabak niya. Kung nga rin, sasabi niya sa akin, hindi naman to promotion, pero niya, boss, yung Carol na sweater, mas maganda yan kaysa ganitong sweater. Pag sinabi niya, boss, yung Mel Sims, mas magandang hats yun. So, ako, hindi ako kumu-question ng kanyang abilidad dahil yun ang dahilan kaya nandito siya sa farm. Professional breeding talaga siya. Talagang tinitimpla-timpla nyo base doon sa gusto mong lumabas na qualities niya. Eh, doon siya natutulog sa tabi ng mga itlog. Andun mamaya ang kanyang ano. Tapos napansin ko, ang dami mong gradas dito sa farm. Tila tatlo, apat to. No, ang pinakasukatan ng quality ng breeding mo, hindi yung kung gaano kadami na ilabas mo, kundi kung gaano ang naipanalo nung na lumabas mong manok. So ang ginagawa ko naman, lahat sila rito, kamag-anak ko, pamangkin ko, tsaka kababata ko or kababayan ko. Sabihin, ang una kong dinidevelop bago ako nag-invest sa manok, nag-invest ako sa mga tao ko. Binibigyan ko sila ng chance na mag-compete sa isa't isa. Kunyari, tatlo ang area ko. Kunyari, yung handler ko, si Jerome, dito ka. Si Unyo, doon kayo. Si Rilly Boy, doon. Kanya-kanya kayo style, hindi ako makikilam. Sinusunod ng Lena, advice ko. Kung may labang kami, diba ang area na yon, medyo buenas kanilang mga laban. Sila ngayon ang isasalang sa malalaking laban. Kung medyo malas ka, doon kita mapupuntahin sa 3-tag, 3-stag. Kinakapa ko yung swerte nila kasi maniwala ka't hindi. Ang sabong dapat talaga i-consider mo na yung may swerte. Hindi pwede yung scientific lang lagi. Dahil kung ganun, ang patakaran mo, di wala nang nag-champion na backyard. Wala nang nananalong pachamba-chamba. May swerte yan talaga to. Oo, misan na-zero ako. Hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. Lahat na. Yun lang pa 7 points ko sa ano, sa Marilao. Ang tatlong kalaban ko, pinaparadaan ako 220. Big time talaga. Nalusotan ko yun. Ang last fight ko, Joker. Aray ko, yung patumado sa'yo. Oo, patalon-talon siya. Hindi nahuli na manoko. Mamaya-maya, lumapa ang manoko. So, hindi mo, so exhibit, kailangan lang talaga samahan ka ng swerte. At saka meron mga sabungan na kuminsan, hindi ka nananalo eh, no? Nakapagtataka, pero kahit ano gawin mo, hindi ka manalo doon sa sabungan na yun. Magaan ang swerte, pero para ka maging, bago ka maging hari ng rueda, una mong pangarapin yun, bago mo pangarapin yun, ihanda, una pipili ka ng manok. Pangalawa, ihanda mo ang manok. Pag nakahanda na ang manok at pinagsakripisyon mo, pwede ka nang mangarap na swertein ka. Huwag kang mangarap na swertein ka kung natutulog ka lang at yung manok mo kung saan-saan lang. Oo, tapos bubunutin mo lang, basta ang isipin mo lang, lalagyan din ng tari yan. Kailangan, gawin mo yung dapat mong gawin, then pag okay na lahat, mangarap ka na swertein ka. Maganda yung natutunan natin kay Tata Rina yun, no? Hindi po pwedeng basta umasa ka sa tsamba. Kailangan do your homework. Magaling ang manok, magaling ang kondisyon, at saka kung lahat ng yon ayos na, at saka ka mangarap ng swerte. Sabi ko sa kanila, bago kayo maghanap ng benepisyo ng pinagpaguran nyo, kailangan magsakripisyo. Kung walang benepisyo, kung walang sakripisyo. Ayan po mga kapakpakan, nadinig nyo ang salita ng isang kampyon ng rueda. Kampyon po ng rueda. Magmula pa ng 2003, nag-World Slasher Champion. So, tandaan niyo yung kanyang mga points sa sinabi. Kailangan ready ang manok mo, magaling ang manok mo, at tsaka ka mangarap. Paano naman kung hindi naman kami bibili ng 400, 300? Kung pakonti-konti lang ba, pwede mo kami pagbigyan? Actually, hindi ako nagko-commercial. Pero pag mga kaibigan, minsan may mga deal ako na ginagawa, may transaction ako. Limbawa, wala kang nakahanda manok, meron ako. Huwag mong bilhin, gamitin mo. Pero pag nanalo ka, bigyan mo ako sa panalo. Tsaka lahat na gumagamit ng manok ko, request ko lang sabihin sa akin kung kailan ang laban para makasama ako sa taya. Para ho dun sa kapakanan naman ng mga kaibigan ni Ray,
Tatari, may number ka bang pwede naming tawagan? 0928-764-1518. Number ng handler ko at saka farm manager. Ayan, yan o mga kabakbakan. Tandaan nyo, kung kayo'y may laban, hindi kayo makatanggi, at kailangan nyo ng magaling na manok, tumawag po kay Jerome. At makukuha nyo po ang mga magagaling, puro alas ang mga manok po dito kay Tata Ray Briones. Yan po si Tata Ray Briones, ang kampiyon ng Rueda natin, at ang inyong lingkod, Joey C. Magandang umaga po sa inyo lahat.